tatalakayin gabi-gabi ang maraming mukha ng pag-ibig, pagmamahal sa ibang tao, at ang pinaka-importante, ang pagmamahal sa sarili. Antabayanan ang prangkang komentaryo niya sa pag-ibig, relasyon at sa iba't ibang bagay, at lalong manabik sa kanyang mga positibong pananaw sa buhay. Narito na ang programang kasama niyo gabi-gabi, Pangga Ruth Abao Live, sa himpilang mas todong lakas, DWIZ, Pangga Ruth Abao Live. Magandang gabi po, people of the Philippines. Welcome sa programang Pangga Ruth Abao Live Mystic Mondays. Ako pa rin po ang inyong kasama tuwing Lunes at Biyernes ng gabi, ang inyong Pangganika, ang unika iha ni Pangga Ruth Abao. Yes, here we are once again. Yan. So para sa mga new listeners natin, umpisahan na po natin ang introduction. Para sa new listeners natin, ang Mystic Mondays po ay tungkol sa mga bagay na gusto ninyong malaman sa inyong mga buhay. Like for example, kapalaran. Gusto niyo bang malaman kung ano ang inyong kinabukasan? Dahil ang Mystic Mondays po ay punong-puno ng misteryo. Pero itong misteryo na to tungkol sa inyong mga future, inyong kapalaran. So kung may mga katanungan ka sa mga bagay na yan, handang sagutin yan ng ating guest psychic for tonight na si Miss Maya Alcazar. Yes, Miss Maya Alcazar ang ating guest psychic for tonight. Makakasama natin siya mga around 10:30 to 10:40, depende kung gaano ako kadaldal. Pero ayan na nga, no? So yan ang Mystic Mondays natin. So meron magte-text lang kayo kung may mga gusto kang malaman. Like for example, bigyan ko kayo, magkaka-boyfriend ba ako? Magkaka-girlfriend ba ako? Magkakaroon ba ako ng asawa, magkakaroon ba ako ng bahay at lupa, magkakaroon ba ako ng sasakyan, magkakaroon ba ako ng stable income, yung mga ganyan katanungan, handang sagutin yan again ni Miss Maya Alcazar. So mamaya po yan, okay? So isa rin po sa mga bagay na ating tinatalakay dito sa ating Mystic Mondays ay ang inyong mga panaginip. So hindi lang psychic consultant si Miss Maya Alcazar. Isa rin po siyang dream interpreter. Yan. So kaya niyang bigyan ng kalinawan ang inyong mga panaginip na sa tingin niyong merong mensahe. Kasi 'di ba, meron tayong mga panaginip na parang pagising mo sa umaga, di ba? Parang, or hindi nga pagising sa umaga, yung madaling araw, nagigising ka. Na paminsan, umiiyak ka. Paminsan, hindi pa nangyari sa akin tumatawa. Pero, umiiyak, di ba? Or natatakot, ganun, di ba? Yun ang usual na panaginip eh. Or ano ba? Nalalaglag, 'di ba? May mga ganong panaginip, 'yung nalalaglag ka. Yan. So kung ano ba 'yung iba naman, may nakapanaginip ng ahas, ng ewan ko, kinagat ng aso, kinagat ng manok, ewan ko kung anong kakagat sa tutuka pala 'yun. Ano ba? Ano ba 'yung mga bagay na gusto mong malaman, okay? Or 'yung iba naman, mga kamag-anak nila na yumauna at nagpakita. Yung iba, merong cheque daw na binibigay. Yung iba, merong pera, cold cash. Yung iba, meron namang mga parang panaginip na parang nagsasalita or may sinasabi yung mga kamag-anak nila na yumauna. Diba? So kung ano-ano man ang panaginip natin, or paminsan tayo pa nga yung na-deads eh. May ganun na ba kayong panaginip? Pinapanaginipan na ba akong ganun? Wala pa naman. Salamat sa Diyos. Wala pa akong napapanaginipan na ako yung namatay. Pero, yun, hindi ko lang alam kung may ganun talagang panaginip pa. Kung meron kayong ganun panaginip, maaari nyo tanongin kay Miss Maya, di ba? Pero basta pagdating sa ating panaginip, kailangan ito ay kompleto,
eksakto at eksakto. Okay? So, for example, yung mga pangyayari sa panaginip mo, ano yung naramdaman mo, ano yung nakita mo, anong kulay, nasaan ka, sinong kasama mo. Literal, para ka nagkukwento sa kaibigan mo. Para ang pag-interpret ni Miss Maya ay tugmang, as much as possible, tugmang-tugma. Okay? Kasi kapag ka hindi siya kumpleto, maaari kasing hindi rin mas mataas ang mas mababa ang probability na tama siya. So, kumbaga, ang sinasabi, mas mataas, mas mababa ang chance na tama ang mai-interpret ni Miss Maya dahil hindi kumpleto at eksakto ang iyong pagkuwento ng iyong panaginip. Okay? So, ganyan. So, pagdating sa kapalaran, so, kung may katanungan ka sa iyong kapalaran, kailangan kumpleto din. Katulad ng mga sample questions ko kanina, di ba? Magkaka-boyfriend, magkaka-girlfriend, ikakasal, magiging OFW ba ako ulit, makaka-uwi ba ako ng Pilipinas, makaka-alis ba ako, makakapag-bakasyon ba ako, ano ba, aangat ba ang negosyo ko ngayong taon kasi bumababa siya, yung iba naman, tumataas ang gastusin, magkakaroon ba ako ng ibang source of income, yung mga ganyang bagay ba? Diba? Okay. So, yan yung mga bagay, yun yung mga exact questions. Okay? So, eto na. Eto ang hindi natin tatanggapin. Uulitin ko, ito ang hindi natin tatanggapin ng mga katanungan. Okay? Uulitin ko! Hindi! Okay? Hindi natin tatanggapin ang mga katanungan na quote-unquote, Miss Maya, ano ang kapalaran ko? Yan. Kahit ba may taon yan, noong 1994. Ganon, hindi. Kapalaran ko ngayon, 2022. Hindi po yan sasagutin ng ating psychic consultant. Dahil, pag sinabing kapalaran, yan ay napakalawak na usapin. At yan ay inaabot ng isang oras pang private consultation na po yan sa atin kay Miss Maya. Ay, para sa inyo kay Miss Maya. Isang oras at mahigit po yan. Kaya nagdedepende po yan dahil, kaya bakit siya umaabot ay isang oras? Dahil syempre, pag sinabing kapalaran, ito ay binubuo ng maraming aspeto, di ba? Pang-pinansyal, di ba? Pamilya, career, kung ano-ano pa. Marami pa eh. Health. 'Di ba? Relatives, 'di ba? Pamilya mo kasi, pamilya mo. Pero yung relatives kasama mga kapatid mo, kung ano man, okay? So napakaraming aspeto na tinatalakay pagdating sa kapalaran. Kaya dapat eksakto ang katanungan. Should be answerable by yes or no. So ayan. So para makasama sa ating question and answer portion with Miss Maya Alcazar, ayan, mag-text na sa ating hotline number na 09508088865. Again, ang ating hotline number ay 09508088865. At ayan, okay? So, kailangan kumpleto ang inyong pangalan. Ito ang format natin, ha? Okay. Po-order ulit ng one box ng Krebsy. Okay, sige. Gusto kayo sa akin kayo nag-order. Pero sige, entertain natin yan. Pero ito, okay? So, ang kailangan ay kumpletong pangalan, birthday, at ang inyong eksaktong katanungan. Okay? So, may mga nag-message na, but continue, please continue to send in your inquiries or mga gusto nyong malaman tungkol kay Miss Maya, tungkol sa inyong kapalaran. Dahil sasagutin yan live na live ni Miss Maya Alcazar. Okay? So, pansamantala, so dito naman tayo sa nag-order ng Krebsy. Ayan, pa-order po ulit ng one box ng Krebsy sa dati pong address ng papa ko. Ayan, hindi po ka siya makatext na stroke. Oh no, ayan. Talaga naman. No? Sige, yung mga ganyang bagay, actually, kahit mag-send kayo sa akin, ayan, so ito na nga pinag-uusapan na nga natin, ang Krebsy Multivitamins, no? Kailan pa ba siya nag-o-order? Oh my goodness, sige, send natin yan, ano? Thanks. Okay.
Send natin yan. Okay, para ma-entertain. So, ayan na nga po. Kapag nag-text kayo sa akin na gusto nyo mag-order ng crepes, pinapasa po natin yan agad-agad sa mga sales agents. Noon, noong mga nakarang araw, may mga araw na tsitsempuhan nyo na ako mismo ang sumasagot. Pero most of the time, sila. Okay? So, ayan na nga, no? Ayan. So, katulad doon kanina nag-message sa atin na gusto mag-Krebsy, na-stroke ang kanyang papa. So, mamaya, i-explain natin, bakit? Ano ba si Krebsy? Bakit stroke patient tapos magki-Krebsy? Ano ba yung gamot? Hindi po. Hindi po gamot si Krebsy. Isa po siyang multivitamins. Okay? So, para magkaroon pa ng mas malinaw at mas malawak na impormasyon kung ano ang kayang gawin ng ating Krebsy multivitamins, ating pakinggan ang isang success story nito. Magbabalik po ang Pangga Ruth Abaw Live Mystic Mondays. Pangga Ruth Abaw Live. Ito ang BWIZ 882. At narito pa po ang mga additional numbers para sa inyong mga katanungan tungkol sa Krebsy. Kung kayo ay Smart, Sun, or Talk and Text subscribers, pwede kayong tumawag or mag-text sa 0950-808-8885. Again, ang hotline number para sa mga Smart, Sun, and Talk and Text subscribers, 0950-808-8885. Kung kayo naman po ay Globe or Touch Mobile subscribers, pwede kayong tumawag or mag-text sa hotline number na 0915-238-8833. Again, para naman po sa Globe or Touch Mobile subscribers, pwede kayong tumawag or mag-text sa 0915-238-8833. Si Jovi Esteves, taga Baliwag, Bulacan. Hi Jovi, good evening! Hello, good evening po, Pangga, at sa lahat po ng ating mga ate, mga kuya, mga... Besh! Nawala. Okay, Jovi, ilang taong ka na? I'm 35 years old. 35 years old. Ayan, okay. Sandali, so paano mo nalaman yung tungkol sa Krebsy? Ano, nakikinig ka dito sa programa? Nung una, sa nung tanghali, nakikinig po ako. Okay. And then sabi nyo, meron kayo ng panggabi. Uh-oh. And then, narinig ko about Krebsy, pero ala kong idea about what Krebsy is. Uh-oh. Tapos matagal ko na siyang palaging na, napapakinggan. And then, a lot of testimony and all. Uh-oh. Pero medyo ano pa ako, parduda ka pa. Hindi po ako duda, pero I'm very candid about it. Uh-oh. And then, dumating yung pagkakataon na parang sabi ko, parang sabi niyo nga, bata pa ako, pero parang feeling ko, may edad na ako, dumating yung pagkakataon na yun. Ano nangyari? Anong pakiramdam mo, Joey? Ba't nasabi mo parang tumanda ka kaagad? Nanghihina ako, parang very sluggish ng katawan ko na parang nagda-drive ako, nanghihina ako. Okay. Tapos, mahina yung resistensya ko. Parang ganun po yung pakiramdam ko. And then, sabi ko, ano ba to, 35 lang ako, pero ramdam ko na yung pagiging tito ko. Sabi ko, parang hindi ata bagay. Okay. And then, parang napaka-desperate ko na talaga. Mm-hmm. And then, one time, nakikinig ako sa inyo, and then, parang may lolo yata, na around 80 years old, na parang sabi, bumata ako, ganyan-ganyan, sabi ko. It's super desperate na po talaga ako naman, itong napaka-ramdam ko. Sandali, Jovi, gano'ng katagal mong naramdaman yung parang matanda ka na nanghihina? Siguro mga 1 month na or 2 months, parang ganun. Okay, so parang kahit anong gawin mo, may tinitake ka bang ibang mga supplements noon? I was taking, hindi ko naman sabihin yung pangalan, pero generic. Generic, I'm taking gluta. Okay. Maganda din siyang antioxidant, however, may pagkamahal. Okay. At saka antioxidant lang yun, parang hindi makakatulong sa in terms of your energy and all that. Ganun po. So 1 month ka nagluta, pero wala kang ganun pa rin, patuloy pa rin yung panghihina mo sa katawan mo. Opo. Parang walang tama. Okay. Opo. And then, yung 8 years old, sabi ni nung ni tatay no, nakikinig, bumata daw siya, yung pakiramdam niya. Yeah, that's right. And then, sabi ko, talaga pong yung pakiramdam, I'm so desperate. Sabi ko, and then, tapos, nag-text ako kay, kay
Kitita Dang, okay. Nasa Makati ako during that time, eh. Sabi okay. ko, ano ka ako yung, ano, yung parang, sabi niya sa akin, yung parang overload na mag, overload ba, no? O nakalimutan ko yung term na, for 20 days, two times a day. Uh-oh. However, nung during nung nagano ko one sa umaga, one sa gabi, parang inaantok ako. kasi nagtatrabaho ka, of course. Opo, pero masarap yung pakiramdam. Masarap yung pakiramdam. Okay. So, hindi ako hindi yung groggy, pero masarap siya. Okay. Pero sa sobrang sarap siya, sobrang sarap niya, yung parang mahipan ka lang ng hangin, nakakaroon na. Parang mahipan ka lang ng hangin, nakaanto ka na. Oo, ganun po yung pakiramdam. So, anong ginawa mo? Nilipat mo ba? Sa gabi ka na lang umiinom? Paano pag-inom mo ngayon? Nilipat ko nung, ang ginawa ko pa nung second day, nilipat ko. Oo. Ayun, sumarap na. Tapos pagkagising ko, ito nga po, ang nangyari sa akin, ang sarap na parang, yung pagka, kasi minsan may pagkagising ako na parang, ang masakit yung pakiramdam ko. Okay. Parang natulog ako, pero pagod ako. Okay. Yeah. I know what you mean. Oo, yan po. Kasi may insomnia din ako. And yun po. And then, after nun, nung wala na, ang ganda ng pakiramdam ko. So, nakakatulog ka na nung nag-crebsy ka, nakakatulog ka na ng maayos? Opo, nakakatulog naman po ako ng maayos. Tapos ito pa, nung last week, kasi last week lang, ako halos almost 2 weeks pa lang ako nagtitik. Okay. Tapos ano po, parang may sore throat ako. Okay. Pag may sore throat ako, talaga nag-antibiotic talaga ako dahil ayoko magkasakit. Dahil nga, hindi pwede sa, siyempre may trabaho. Hindi, kasi tamang-tama. Ito kasi bago ka palang nagtitik ng Krebs, di ba nauso yung trangkaso nitong mga huling linggo? Opo, totoo po. So sore throat. Anong ginawa mo nung nag... So dati, pag may sore throat ka, antibiotics ka agad iniinom mo? Opo, ngayon nag-gargle lang ako nung pang-gargle talaga. Pag-gargle, oo. Yung mini, yung parang candy na ano. Tapos nag... Tapos nun? Tapos umubo ko. Lumabas yung parang plemang, hindi ko alam kung ano tawag dun eh. Yung kulay buo na parang plemang, ano, namuong plema. Okay. Kumbaga, na-attribute mo to sa Krebsy dahil dati, kung nag-antibiotics ka, hindi ganito ang nangyayari sa'yo, ganun ba? Yeah, ano na yun, parang kabisado ni katawan ka na pag nag-sore throat ako, talagang dalawang linggo. Pareho tayo, Jovi. Alam mo, totoo yan. Kasi ako dati din, nung di pa ako nag-trebsy, abangan mo na yan. Ako, pag tinrangkaso ako, isang linggo akong bagsak, tapos aalagaan ko ang sipon at ubo ko ng dalawang linggo. Totoo po. Dati nung di ako nag-trebsy ganyan, dalawang linggo akong inuubo-ubo talaga. So sa'yo, nung nag-trebsy ka, paano nakatulong sa ubo mo yon, sa sore throat mo? Wala, nag-ano lang po ako, water, tapos yung Krebsy lang. Tapos, aramdam ko naman sakit yung lalamunan ko, pero, ano siya, 4 to 5 days lang akong nag-anon. Pero alam ko na maliksi pa rin yung katawan ko. Ibig sabihin, kaya mo pa rin tumayo at magtrabaho. Hindi ka binabagsak. Ayan. Opo. Pero mas relax yung katawan ko, at in relax talaga. Okay. Yung hindi yung parang nag-aalala ka na, ako, baka anytime. Yung parang pinipilit mo lang ang sarili mo magtrabaho, no? Parang gano'n. Ay, opo. Totoo po yun. Ang dami ko nga pong mga pending eh, pero ngayon, unti-unti ko na siyang nababalik. Eto pa, yung bowel movement mo daw umayos, bakit ano naman ang problema mo sa bowel movement? May nahirapan kasi ko magpupo. Okay. When you say nahirapan ka ilang beses sa isang linggo, parang ganun ba? Ilang araw ba nagtatagal? Sa isang araw naman, nakapagpupo ako pero hirap, matagal. Okay. Nakakailang YouTube videos na pinapanood mo. Yung ano siya, ano ba yung kailangan, ano tawag dito, magkakape pa ako, nagsisigarilyo. Okay. Just ko, ano yung parang, ano siya, maging pencil lang yung ano ko. Samantalang dito, ang sarap, parang alin yung ramdam mo na luminis yung chan mo, na hindi ko alam na part pala ng effect is that. Okay. So maayos na ngayon ang paglabas ng pupo sa iyong katawan. Opo, katulad kanina, parang tuloy-tuloy lang. Tapos, makikita mo naman kasi na pagka buo siya, alam niya na buo siya lumabas. Hindi minsan putol-putol. Ay,
mayroon pa, papalik ako. Oo, parang hindi mo alam, tapos na ba? Parang hindi pa tapos. Opo. O, di ba, parang, hindi ako makapasok sa trabaho, di ba to? Tapusin mo na kasi, sana lang. Ay, opo. Ayun pala yun. So, Jovi, eto ngayon ang tanong, anong masasabi mo? Kasi karamihan nga, nung mga na-i-interview ko dito, usually mga 40s, 50s, 60s, 80s, sabi mo nga, no? Anong may advice mo yun sa mga kagaya mong bata-bata? Para sa pagtitig ng Krebsy. Dun sa mga bata-bata, halimbawa ako 35 years old, walang especially dun sa mga super stress sa work, kasi yung mga, di ba, panggay mga age namin na ganitong 25 to 35, yes. Yun yung mga age na struggle talaga sa career nila na kahit kulang matulog, kahit hindi kumain, hindi pinapriority ang health. Yes. So ako maaga akong sinisingil pala, so ano, nagbabayad utang lang dun sa katawan ko. Sa pagpapabaya. So, pagpapabaya. So dapat pala, dapat sabayan mo kung ano yung binibig, kung ano yung inano mo sa katawan mo, i-compensate mo siya. Yes. And number one, exercise. Diet. Yes. Magandang healthy diet. Tapos of course, kailangan may supplement ka, which nakita ko, pangga yung ano, yung Krebsy. Oo, yun ang talagang sa lahat ng vitamins. Ako mahilig ako mag-herbal. Okay, vitamins. Okay. However, this one is, imagine mo, in 2 days or 3 days, nakita mo na yung effect. Oo. O pa naman yung, ano, wala naman effect. Okay, yeah. Ako, subukan lang. Ako talaga, ang ginawa ko, I'll give this one for 20 days. Yun. Okay. 20 days. Pero ako, in 4 days lang, 3 days, 4 days, actually, unang inom ko pa lang, nakuha ko na yung result na gusto ko. Jovi, naku, maraming salamat sa'yo. Thank you very much. At basta... Ako po ang dapat magpasalamat po sa inyo na, ano po, buti nakapaginigat. Maraming salamat din po at in-encourage yung everyone, especially dun sa akin, no, sa edad ko, na nakapakinig ako sa inyo. Eh, syempre, sa karir ko, na kailangan energetic, kailangan on the go kami. Okay. Jovi, maraming salamat. Basta pag nakita mo ko dito, ha, at pakalat-kalat ka dyan, batiin mo ako, ha? Yes, po. Maraming salamat. Okay. Thank you very much, Jovi. Good evening. Thank you po. Good evening po. At narito pa po ang mga additional numbers para sa inyong mga katanungan tungkol sa Krebsy. Kung kayo ay Smart, Sun, or Talk and Text subscribers, pwede kayong tumawag or mag-text sa 0950-808-8885. Again, ang hotline number para sa mga Smart, Sun, and Talk and Text subscribers, 0950-808-8885. Kung kayo naman po ay Globe or Touch Mobile subscribers, pwede kayong tumawag or mag-text sa hotline number na 0915-238-8833. Again, para naman po sa Globe or Touch Mobile subscribers, pwede kayong tumawag or mag-text sa 0915-238-8833. Bangga, Ruth Abao. Live. Sa himpilang mas todong lakas, DWIZ. Okay, tayo nagbabalik sa programang Pangga, Ruth Abao Live, Mystic Monday. Sorry, tawa-tawa ako, wait lang. Sa mga nanonood sa DWIZ, 882, tignan nyo. Gagawin ako. Teka lang. Okay. Kaya ko pa itong panindigan. Totoo. Okay, sa mga hindi nakakapanood sa DWIZ, 882 Facebook Live, pasensya na lang. Explain ko na lang, meron po akong balbas. Hindi ba na pala kailangan magkilay dahil pwede ako magkakilay, oh. Sana, ay gumana. Okay, ito na. Bumati muna tayo sa lahat na nanonood sa atin sa Facebook Live. Kay Mon Samson from Manila Bulletin. Kapi-kapi na. True. Palpitate na. Ray Borilli Senior, magandang gabi po. Sister Nika, hello po, Pastor. Kay Halon, siguro Halon, Jalon. Jailon, ayan. Maupay na gabi po. Happy Monday. Stay safe. God bless. Galing naman kay Jonathan Lanuza. Oo. Watching from Mampag.
hindi ko masabi yung una, no? Sabi niya, okay. Ayan, okay, okay. So, ayan, watching from Pampanga daw siya. Kahit ako! Ay, talaga kung ano yung mga pinagsabi niyo na hindi naman kailangan para sa cribsy. Parang ako, nagkakaroon ko ng balbas, hindi naman kailangan sa okay, ito na nga, no? So, speaking of cribsy, napakinggan nyo na ang isa sa mga success stories natin. Sa sobrang dami niyan, nakayak pa rin. Kung gusto nyo pa ng kalinawan kung ano pa ang kaya gawin ng ating cribsy multivitamins, so, pwede kayong mag-check sa atin sa KC. So, that is K as in Kreb, tapos C as in C. Hindi, K as in kabayo, kangkong. K as in KKK, Independence Day. C as in cat. Wow! Ayan, KC Multivitamins Facebook page. Pero kung wala po kayong Facebook, pwede naman din po kayong mag-text sa amin sa ating hotline. Kung may mga katanungan kayo, magkano si Krebsy? May discount ba kay Krebsy? Specifically for senior citizen, PWD, may mga discount po ba kayo dyan? Para saan si Krebsy? May sakit ako, katulad kanina. 'Di ba? Yung anak nag-order para sa kanyang papa, 'di ba? So 'yan yung mga ganyang bagay na stroke victim daw po. Ayan. So which is sabi ni Jay-Z, ang ating sales agent ay nakapag-order na pala siya kahapon. O na nga naman, kasi Sunday pa siya nag-message eh. Kakabasa ko lang. Pasensya na. Pero ayan na nga, ano? So ayan, so ito ang ating Krebsy hotline. Okay, nasaan ang Krebsy hotline? Ayan. So, pwede kayong mag-text sa atin. So, ito po, for Smart and TNT Talk and Text subscribers, ito po ang ating text line. 09, busog, 09-50-808-8885 and 09-15-238-8833. That is for Globe and Touch Mobile. Again, ulitin ko yun sa Globe. 09-15-238-8833. Ayan, okay? So, ayan. So, any announcements for Krebsy Multivitamins? Naubusan na po ng ating face mask. So, wala na po kayong matatanggap na libreng face mask, di ba? Kailan lang namin sinabi ni Ate Rian yun? Parang last 2 weeks ago. Di ba? Parang sabi namin na konti na lang. Ayan na nga. Nabalita lang sa akin the other day, wala na ngang face mask. So, naubos na. Ang natitira ay ang Krebsy na nasa old price pa, which is 19 pesos and 50 centavos. Yan yung old price. Meron pa tayong stock niyan. So, 19 and 50 centavos minus mo ng 20% is 15 pesos and 60 centavos. 15.60 kapag ikaw ay senior citizen. Yan ang makukuha mo. Yan ay hanggang ngayon. Meron po ang Pancrest Wellness at sa Shopee, available pa rin po ito. Pero sa Mercury Drug Stores nationwide, ito po ay 20 pesos and 50 centavos. So, tumaas po ng piso. Okay? So, sa Mercury Drugstores nationwide, ito po ay nationwide. 20 pesos and 50 centavos. So, itong stocks natin sa Pancrest Wellness, ito po ay 19 pesos and 50 centavos pa rin. Okay? Dahil bumili tayo, kumuha tayo ng mga stocks, syempre we still have remaining stocks from the last price. So syempre, alam nga naman na meron pa kaming old price na hawak dito, tapos tataas namin dahil nagtaas lang. So syempre, para lang din makakuha kayo. Pero ito, let me remind you, most likely, kasi ito ay until stocks last. So, siguro, masabi ko sa trend ngayon, baka end of June. Teka, tignan natin ha. Ay, mali. Sambayuchi. Teka lang. Pero feeling ko talaga, end of June, maubos na to. Pero, di ba, di natin alam, baka mas maaga, or baka sa July pa maubos, pero di pa rin natin alam.
Basta pag naubosan mo sa talaga. Kaya kung ako sa inyo, bumili ka na ng old price habang andyan pa. Okay? So pwede rin naman kayo kung wala kang Shopee, wala kang apo, wala kang anak na pwedeng mag-order sa'yo through Shopee, pwede rin naman kayong mag-text sa atin, okay? So, pwede rin yan doon sa ating Krebsy hotline number. So, sana nakuha nyo. Pero, huwag kayong mag-alala dahil, ayan, meron din si, ano ba talaga, Caloocan City? Dalawa yung tanong mo ba, Sir Artemio? Parang kailangan kong basahin ng matindihan to. Parang dalawang magkaiba yung text mo. Okay, so ito na lang. Sige. Ayan. So basta kapag may mga questions kayo about Krebsy multivitamins, saan siya mabibili, etc. Pwede ba sa akin to? May ganito akong sakit or may kakilala ko. Basta yan, okay? So kung wala kang Shopee, pwedeng-pwede sa hotline natin. Huwag kayong mag-alala dahil sa commercial natin, mag-one last commercial lang tayo, mapapatinggan ninyo ang Krebsy multivitamins hotline numbers. So, make sure na may papel ka na dyan or may cellphone ka dyan para mailista mo na. So, kung may questions ka, i-text mo na. Okay? So, ayan na nga ang inyong katanungan tungkol sa inyong kapalaran o hindi kaya sa inyong panaginip sa pagbabalik ng Pangga Ruth Abao Live Mystic Mondays. Pangga Ruth Abao Live. At narito pa po ang mga additional numbers para sa inyong mga katanungan tungkol sa Krebsy. Kung kayo ay Smart, Sun, or Talk and Text subscribers, pwede kayong tumawag or mag-text sa 0950-808-8885. Again, ang hotline number para sa mga Smart, Sun, and Talk and Text subscribers, 0950-808-8885. Kung kayo naman po ay Globe or Touch Mobile subscribers, pwede kayong tumawag or mag-text sa hotline number na 0915-238-8833. Again, para naman po sa Globe or Touch Mobile subscribers, pwede kayong tumawag or mag-text sa 0915-238-8833. Pangga Ruth Abao Live. Sa himpilang mas todong lakas, DWIZ. Back sa programang Pangga Ruth Abao Live Mystic Mondays. Ako pa rin po ang inyong kasama tuwing Lunes at Biyernes ng gabi, simula alas 8 ng gabi, ang inyong pangganika, ang unika iha ni Pangga Ruth Abao. So bago natin i-welcome si Miss Maya Alcazar, sa mga gusto pang humabol para mabasa ang kani-kanilang mga kapalaran o hindi kaya ang inyong mga panaginip. Ayan, i-text na ang kumpletong pangalan, birthday, at ang inyong eksaktong katanungan sa 0950-808-8865. Five. At dahil dyan, ating i-welcome ulit ang ating guest psychic for tonight, Miss Maya Alcazar. Hi, Miss Maya! Miss Maya? Hello? 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 Ba't wala? Ano nangyari? Nawala po. Oh, ganun. Wow! Sige, antayin natin bumalik si Miss Maya dahil kanina pa siya nasa linya eh. Masintya na. So wait natin dyan. Oh, dahil habang nag-aantay tayo kay Miss Maya eh. Diba? Diba? Humabol ka na. May mga katanungan ka ba sa iyong kapalaran? Katulad ito, sabi ni Sir Artemio. Artemio. Ayan, kung buhay pa raw ang kanyang anak. Okay. O, diba? Parang malalim ito. Parang siya yung gusto kong unahin. Pero, sorry po, dahil mauna tayo, first come, first serve. Pero parang alalim nun. Pero I will make sure na mababasa po yan, sir, para kung sakali man, eh, kung ito lang po ang inyong pag-asa, ano po, no?
Okay, ayan, nandiyan na ba si Miss Maya? Hello, Miss Maya. Hello po, Miss Mika. Naririnig niyo na po ako this time? Yes, yes po. Yon, okay. Ayan. Good evening sa iyo. Okay naman po. Nung isang araw lang, medyo may nag-relay lang din sa akin na client na yun nga yung pinagawa niya sa ating ritual, eh, nag-materialize na. So, masaya siya. Is it okay na sabihin natin or personal? Ano na lang siguro, hindi yung exact, pero topic na lang. It's about love life. Oh, wow! Yeah. Oh, deep. Wait, so Miss Maya, meron ritual para magkaroon ng love life? Ay, hindi naman magkaroon ng love life. Actually, ritual concerning love life dun sa taong, ang hirap i-pinpoint eh. Pero basta concerning ibang tao, gano'n. Siyempre, nag-ano pa rin tayong privacy para sa ating ano. Pero yes, sa ritual yes. naman natin, Miss Mika, is basically, kung ano man yung i-request, pwedeng yung iba, ma-push yung sale, yung iba, ma-push yung loan, yung iba, regarding love life, yung iba, on the way they look, kung ano-ano, yung iba kasi sa kaso na, basta kung ano mang request nila, basically, lahat naman ang nag-request sa akin so far, nag-grant naman. So, yung kung sakaling kayo, sa mga listeners din natin, meron tayong kailangan, pwede kayong lumapit, mag-consult, and yun nga, kung open kayo sa ganong, ganong pamamaraan, then go. Kasi syempre, hindi naman natin inaalis yung spiritual side or yung religious side rather na daanin mo sa dasal, di ba? Wala namang kaso doon. Pero kasi, kumbaga, parang ako bilang, nabanggit ko na rin before, I'm a witch, no? So, kumbaga, medyo meron tayong ability na mag-manifest na mas mabilis compared sa iba. Kumbaga, parang kaya natin i-expedite, parang ganon. Yun. Ayan. Okay. Yan. So, umpisahan natin dahil yun nga sa mga, so may mga nagme-message na, Tagalog, okay, opo, taga-Caloocan ka po. Okay. Sige, Miss Maya, wait na, kasi meron na sa, may mga messages na sila at merong, bago ang lahat pala, nakalimutan ko batiin, si Ibrahim ng Palawan. Ayan, good evening, Mangga. Happy ako makinig sa programa mo. Pahingi po ng song. Ay, wala po akong kanta. Maririnig lang po pag Mystic Monday, Sir Ibrahim. Yes. Ayan, kung meron kang katanungan sa kapalaran yan, kaya natin yan. Pero kanta, hindi natin kaya. Okay. Miss Maya, ito po, simulan na po natin. Okay, sige po. Okay, ito po, galing kay Priscilla Logica. Logica, ne, Logica to eh, sure ako eh. July 9, 1960. Tatanong ko lang po kung may masama bang epekto pag magkatapat ang silid tulugan sa taas at silid tulugan sa baba. Pati po sa kama sa taas ay katapat din po ng kama sa baba. So ang tinatanong niya pang feng shui na yun eh. Wala namang kaso kung ganon. Ang masama sa mga ganon kapag nagkakaroon ng tapatan yung portal of entry or exit. Ang mga portal of entry or exit ay pintuan, salamin, entry, basta any doorway or something na may butas or may way para makadaan ng tao. Kapag patatapat yan, yun ang malas. Parang passing through? Yes. Explain ko lang din ng konti, no? Kasi nabanggit ko salamin. Salamin kasi is considered the portal kasi nire-reflect niya, kumbaga parang nakaka-absorb siya ng energy ng tao. It's like, pag nakatapat ka doon, whatever yung nagaganap doon, na-absorb niya. Kaya siya nagiging portal of entry and exit. So, yung sinabi niya, di ba, na taas, baba, walang kaso. Pero kung kunyari, may pintuan, kunyari ito, kwarto, in which actually most houses are built that way, eh. Sa totoo lang. Kasi, aesthetically speaking, kung tatanungin mo ang mga interior designer, ang engineer, pag they will build the house, natapat-tapat talaga. So, kumbaga, kung titignan mo aesthetic, siguro sa angulo ng mga architect, ganyan, gano'n ang ano. Pero kung tatanungin mo yung mga kagaya ko na nag-ano sa feng shui,
hindi ano yun, kumbaga, hindi okay yun. Kasi nga, naghihilahan sila ng force, ng energy. Parang dating, isang positive, isang negative. Kailangan kasi, di ba, parang, basta kumbaga, parang hindi, yun ang malas. Pero yung tanong niya, magkatapat lang sa taas, wala namang kaso yun. Okay. Miss Maya, ganito. Ang sabi niyo po kanina na ang salamin ay kapag na... paano kaya yun kunyari? Di ba meron kasing salamin na... Alam mo yung sa motor, parang yung maliit na salamin na bilog lang? Kasi usually yung iba sinasabi, pag magkatapat na pinto, maglagay ng maliit na, na mirror sa taas ng pinto. Maliit na mirror sa taas ng pinto? Ay, hindi rin. Kasi... mas lalo nga niyang i-absorb yung ano eh, nagaganap dun eh. Diba? Kasi nga portal of entry and exit siya. Paano kung mangyayari, Miss Maya, na ano, pag magkakapatid... Parang makontra? Yung parang ang dating kontrahen? Sa pungshui naman, kapag kunyari gano'n, ang sinasuggest ko, kunyari, yun na yung bahay, yung parang structure talaga ng bahay, kung pwede yung isa matakpan, o kung imposible, kontrahin mo by putting a life force there. Ano yung mga pwedeng sources of life force? Tubig or plants. Yung may buhay ba? Or tubig kasi signifies life eh. Kasi diba flow, parang sa flowing energy. So for example, dun sa kwarto, kunyari yung kwarto mo, tapos may CR ka sa loob. Dun sa loob ng CR, maglagay ka sa loob ng indoor plant. Diba yung ibang CR naglalagay sila yung mga halahalaman niya, yes. Kaya maliliit? Yes. Yun, okay. Yun yung mga pang-contra. Water, plants, Miss kasi Maya. They all signify a life. Parang dating kinocontradict niya yung kung ano man, parang nire-repel niya yung negative energy na meron dun sa ano. Dun sa aspeto ng feng shui yan, ha? Pero dun sa architecture, actually, if you will, kasi nga, before, medyo frustrated, interested sa energy tayo, nakikita natin na most houses are built that way. Kung ano yung pintuan sa kabila, tapat sa kabila. Pero sa feng shui kasi, hindi okay yun. Pero yung sa ginagawa natin na nagpa-planic feng shui, hindi naman kailangan talaga na yung traditional kasi, traditional feng shui, yun yung ayos-ayos eh. Okay lang pa rin. Pag pinapranic feng shui, it's more of the energy na minamanipulate, not merely dun sa ano. Yun. Yes, ma'am. May tanong ka, Miss Mika? Yeah, okay. Mamaya na, Miss Maya, kapag may time pa tayo. Pero yes, yan, naiintindihan ko naman. Okay. Ito naman po. Ask ko lang kung ano ang kahulugan ng manok na babae na tumitilaok na nakaharap sa isang tao. Totoo po ba na may dalagang mabubuntis daw? From worried nanay. Yeah. Okay. Actually, yung manok, it signifies ano, parang feminism kasi. Kumbaga parang sa anggulo ng may tinutukoy sa babae. Not necessarily naman na mabubuntis, pero somehow, may medyo related doon kasi parang ang dating, pagpababaing tinutukoy eh. Pag yung manok. So, it's either mabubuntis, ikakasal, or something na may significant na mangyayari doon sa, ano, sa someone. Yun. Sa babae. Baka naman magkakaroon lang. Kasi wala, parang sa kapapangihan, di ba? Parang grabe naman. Kung sila, paano naman yung lagi na lang sa ibang lugar na regular yung pagtilaok ng manok, di ba? So, ano yung lagi na lang may ano. Ayun. Pero, anyway, tama kasi yung part ng manok kasi parang it's more on the feminine side. So, mga ganap sa babae, ganun. Pwede, posible yung pagbuntis, posible yung pag-asawa, basta anything concerning babae. Yun. Siguro pag nasa ex-company, kasi limited lang again. Kaya di ba sinasabi natin ni Smiga, mas explicit sana yung pagkaka-explain. Kasi kung mas dinamihan pa niya yung details niyan, siguro mas maano pa natin. Pero given that limited, ano, yun yung nasabi lang natin. Again, we don't want to give out inaccurate data. Kung ano lang yung sinabi niya, dun lang tayo magbe-base. Yan po. Yes, that's true. Okay. Ito naman po. Galing kay Rolando Mendoza, June 4, 1975. So, Rolando, every week to, ah. Kamusta ang love life at finances ko ngayong taon? Okay. Sabi dito, pagdating sa love life, gagawa daw siya ng way para maging maayos yung relasyon niya dun sa girlfriend or kung sino mang ano niya.
Ayun. Tapos pagdating naman sa finances, may nakikita dito ng investment. So ibig sabihin, posibleng meron na siya or baka magka-interest kung wala pa na form of investment, baka magkaroon siya ng interest into getting or having one, having a form of investment. Ayun. Okay. So magkakaayos or magkakaroon ng love life, tama po, no? It's either ayos or gagawa siya ng way para maging mag-continue na okay yung love life niya. So positive sa love life. Maganda ang love life mo. Maganda pa finances niya kasi may investment. Ikaw na, sir. Okay. Next. Okay, ito po. Galing kay Marilyn Pataray, September 4, 1972. Hello po. Ask ko lang po kung maayos pa ang away namin. Kasamahan ko sa work. Mapapatalsik po ba ako sa work? Utility po ako. Okay, actually dito sa ang sabi, nakikita na kumbaga na first si talaga yung rivalry o yung away-away. So, gugustuhin niya na, ang sabi dito, gugustuhin niya na magkaroon ng katahimikan or solitude dun sa ganap. Pero may tinutukoy na parang may wait ka lang or waiting period. Siguro for now, medyo magulo pa. So, hindi ganun ka okay yung dating. Medyo negative for now. Miss Maya, may advice ka ba kapag ganyan? Yung iba, ginagawa nila sa akin. Actually, kapag hindi okay yung sa work nila, yun, yung iba lumalapit sa akin, Miss Mika. Papa-ritual na gano'n. Kasi merong iba, parang ayaw, hindi nila kaya pakawalan yung trabaho nila kasi medyo mataas yung position. Pinapa-ritual nila sa akin after ilang weeks or yung iba, abot na mga isang buwan, ganyan, or dalawang buwan, magme-message pa na okay na. Yung actually, mga taong hindi okay doon, nagsialisa na lang usa. So, alam, parang sabi na, alam nila, kagagawan mo yan, saya, sabi nila. So, yun, pwede naman, kung gusto nila mag-resort doon, sa ganon, no? Pero ang isang, that is if they want to opt for ritual, no? Na kung mag-ritual sa akin. Pero ang isang practical advice na masasabi ko naman, kung tingin mo, na ano ka na talaga, kumbaga parang kung feeling mo hindi na talaga healthy yung environment for you, bakit ka magpapaka-stress? Kasi like ako, personally, Miss Mika, kaya kong tiisin yung problema sa pera kaysa dun sa treatment eh. Pag hindi na, kasi ang pera pwede mong kitain eh. Madali lang kitain, basta maghanap ka ibang opportunities, yes po. Pero kapag you're being treated poorly ng isang tao, lalo na sa isang kumpanya or ba, ba't ka magtsatsaga? Kung gusto niya, magtrato siya ng iba, pero ikaw, nasa sa'yo, you are in control. Kung magpapatuloy ka na mag-sustain dyan at hindi naman nagbabago, not unless ikaw mismo may problema sa sarili mo. Kung baka natatrato ka ng anong yun dahil na rin mismo sa kagagawan mo. Pero kung minsan kasi yung iba ingit lang, napapag-tripan lang, wala ka namang ginagawa, pero ganun ka pa rin itrato. Well, I suggest, ano ka na lang, hanap ka na lang ng iba. Okay. Yun. Ayan. Okay. Ito naman po. Galing kay Nelson Montilde, October 17, 1964. Tanong ko lang po kung magkatuluyan ba kami ng shota ko ngayon. Okay, may shota, okay. Inspire mo na lang, sir, actually. Sagutin ko muna, tapos mamaya magdareact ako din sa way niya. Sabi dito, may panghihinayang, so hindi. Hindi po. The answer is no. Okay, magre-react lang ako sa way ng pagkaka-deliver ni sir. Yes, yes. Ang tanong niya, magkakatuloyan ba kami ng shota ako? That alone is a negative, ano. Alam mo kung bakit? Yung sa Tagalog, yung sa Tagalog kasi ng salitang shota, parang it signifies parang short term lang eh. Shota, yes, yes. Diba? Kaya ako, kunyari, for example, yung boyfriend ko, hindi ko tawag sa kanya boyfriend, partner. Kasi malalo yung, kumbaga may serious, ano, siya, yung ginamit ng term, shota, so dun pa lang, makikita mo na parang walang, ano, parang mababaw. Get mo, Miss Mika? Parang hindi kayo, ano eh, hindi nga girlfriend o boyfriend tawag niya shota. So parang ang dating,
Shota ko yan, jowa ko yan. Parang napakababaw. So, so how will you expect something na, kumbaga, sa investment? Paano ka mag-expect ng malaking returns for something na napakaliit ng kapital mo? Diba? So, dun pa lang, parang hindi ganun ka, hindi natin mararamdaman na ganun kalaki yung investment mo, let's say emotionally, dun sa isa. Kasi ang regard mo sa kanya, shota lang. Diba? Yes. Yes. Yun lang. Okay, eto naman po. Galing kay Abby Malanday, May 4, 1998. Ano pong nakikita sa aking career and love life in the next 6 months? Mm-hmm. Okay, sa career muna po, ang sabi dito, may pagbabalanse. So, ibig sabihin, mukhang may, kunyari, meron siyang gustong abutin, like, certain position dyan, ipupush na yan. Kumbaga, pagdating sa ano, i-assess na kung ano talaga yung gusto niya, then she'll go for it. Pagdating naman sa love life, okay. Communion card, meaning, okay na okay. So, kung ibig sabihin, kung in a relationship siya ngayon, or kung kasal man siya ngayon, magpapatuloy na maging okay. Or, kung hindi naman, kung single siya, at kung meron siyang napupusuan, or kumbaga, dating siya ngayon, mukhang magiging, magkakaroon ng progress. So, yun. Okay naman. Positive. Yun. Ang gaganda. Ang gaganda. Yeah. Positive. Okay. Okay. Ito naman po. Okay. Kasi baka hindi natin mabasa. Pero mayroong message dito na parang feeling ko malaking bagay. Galing kay Artemio Sansano Pangilinan, February 22, 1957. Panaginip po? Ay, hindi po. May question po, Miss Maya. Okay. Okay po. Okay. Tanong ko po, buhay pa kaya ang anak kong si Joanna, Jonah Angeles Pangilinan, February 4, 1982. Nawawala po siya, 10 years old, babae, noong November 21, 1992. Hindi pa po namin nakikita hanggang ngayon. Ayan. Okay, okay. Kung buhay pa, the answer is yes. Yes. Tapos, may lumabas dito na, di ba sabi na wala 10 years ago? 10 years ago, yes. Ago ba? Okay. Tapos may rebirth. Na, ay, Miss Maya, 10 years old. Nawala. 10 years old, nawala. 1992 ngayon, 2022, so 20 years old na by this time. Okay. So, yun nga, 10 years ago. Yun. yes po. Ayun, natumugmari naman 10 years ago. Yes daw. Tapos may sinasabi dito, Miss Nika, na may rebirth. Ibig sabihin, siguro, di ba, nawala siya before, siguro, merong ano, may someone na nakakita sa kanya, o parang na kinupkup siya, kasi may rebirth eh. As if, may bago na siyang pamilya. At okay na ang condition niya ngayon. So, yun. Mukhang, ano, may kumupkup dun sa, ano, dun sa kanyang anak na nawawala. Yun. So, ang masasabi ko lang dyan, Miss Nika, is yun niya, kung ano, mag sila tumigil sa mag-insert ng effort na mahanap pa rin, kasi syempre, kung yung ano, kahit na maging okay yung condition nyo ngayon, syempre, hahanapin pa rin yung tunay na magulang noon. At baka, syempre, baka magtampo rin, na baka naiwanan, baka mag-costume nyo ng trauma. Pero, base sa card, okay naman siya dun sa pamilyang kumukup sa kanya. Yun. Pero, Miss Maya, 40 na eh. In-add up ko eh. Kasi 1992, 10 years old na siya. Tama. Oo, 40 na. Let's disregard the age. Kasi yun, pero yun po, ang mga sabi na, yun niya, hindi na, okay na siya. I mean, may nakakupkup sa kanya. Pero, yun, kung gusto niya hanapin, okay pa rin na gumawa ng effort para po, ma'am. Yun, para makita pa rin. So, nalagay, lalo na kung naibad na siya nung ano, kung hindi pa naman siya yung parang musmus talaga nung naiwan. Yeah. Siyempre, somehow, nandun pa rin yung memory na hinahanap yung magulang.
So, if I were you guys na, let's say, 30 years old pa yan, or 40 years old, or 20, ano pa rin siya? Exert pa rin siya ng effort para mahanap. Siguro, pagtanungan, balikan yung mga lugar kung saan siya, ano, nating maiwan, kaya pagtanong-tanong. I-research on, ay malay mo naman, may sarili ng, dahil medyo mature na ngayon, malay mo, may Facebook na yun, may social media, yes. Search na ngayon, di ba? O, di, alam mo naman yung power ng social media ngayon. Yes, that's... Ayan. Okay. Last one natin, Miss Maya. Galing kay Jose Cuson ng Caloocan din. April 18, 1962. Makakapag-negosyo ba ako at ano ang aking ninegosyohin? Okay. Sabi dito, yes, makakapag-negosyo siya. Tapos, ang inegosyo niya is yung something na may inclination siya or gusto niya, passion niya. Passion. Doon siya magiging successful? No? Yes, opo. Ayan. Okay, Miss Maya, sa kanilang mga katanungan pa, may mga follow-up questions sila. Kung saan ka man, kung mga gustong magpa-personal consultation sa inyo, mm-hmm. Saan ka po ba nila makokontakt? Opo, pwede po sila mag-PM sa messenger ko. Maya Altazar, MAIA ALCADAR. At pwede rin naman silang mag-text sa 0935-468-7379 for inquiries. Anyways, info. 0935-468-7379. Salamat! Thank you so much po sa inyong lahat na nakikinig this Monday. Yes, thank you, Miss Maya, and good night po! Yan, dyan nagtatapos sa ating Mystic Mondays. Meron pa pong mga nag-message si Sir Ricky Flores at saka public teacher. Pero ma'am, wala kayong message. Okay po ba na mag-abroad offer ng pamangkin ng work? Ayan, school, public school teacher ako. Ma'am, wala kang minessage na name. So, pa-message na lang po next time. Ayan, so delete ko na muna. Pero ayan, so maraming salamat. Pero huwag kayong mag-alala dahil next week, si Sir Ed Galuwag naman po ang ating makakasama. So kung gusto niyo pang mabasa ang inyong mga kapalaran, mag-text na, tuloy-tuloy niyo lang yung mga text niyo dahil next Monday babasahin natin ulit yan, okay? So ayan na nga po, maraming magpapasalamat na ako sa lahat ng mga nakasama natin ngayong gabi. Ayan, dahil yun, feeling ko si Abby, kasama si Abby Malanday doon sa kung sino man to. So wala kayong binigay na naman sino. Sino ba pasalamat ako sa inyo? Si Jeric lang kilala ko. Hi! Tagsin nyo man sa akin, no? May 2 minutes ka pa. Pag hindi nyo, oh, sige, bigyan ko kayo ng 1 minute. Pag eto, wala. Pero ayan, don't forget to like Krebsy Multivitamins Facebook page dahil ito lahat ay possible because of Krebsy Multivitamins. So, salamat po. Naramdaman kong buhay pa siya. God bless. Ayan. Ayan. So, kung may mga paumaraan pa po kayo, Sir Artemio, di ba? Why not? Ayan. So, So, maraming salamat sa lahat ng nag-message sa atin, sa lahat ng mga sumusuporta ng Krebsy Multivitamins at sa programang Pangga Ruth Abaw Live. Abangan nyo bukas. Ulitin natin to 8 to 9 p.m. pero usapang mag-asawa naman. So, maraming salamat sa lahat na tumulong sa atin dyan sa newsroom. So, DWIZ 8, maraming salamat po sa inyo lahat dyan. Susunod na po ang Dear Ate Juday. Muli, ito po ang Pangga Ruth Abaw Live Mystic Mondays. Magandang gabi po sa ating lahat. Inyong napakinggan si Pangga Ruth Abaw sa Pangga Ruth Abaw Live. Sa himpilang mas todong lakas, DWIZ